Mula nang umatake ang Israel sa Iran bilang pagtupad sa pangako ng kanilang paghiganti, kanya-kanyang pahayag ang pinalalabas ng magkabilang panig, pahayag na kung saan nais paniwalain ang buong mundo sa kung ano ang katotohanan, pahayag upang iwasan ang malaking kahihiyan. Katulad sa pahayag ng Iran na ibinalita ng Al Jazeera, kapansin-pansin din ang mga headlines at mga nilalaman ng balita na ibinabalita ng News Center Worldwide na kung iyong uunawain ay tila may pabor. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng diskusyunan sa mga taong sumusubaybay tungkol sa pangyayaring ito. Merong mga nagsasabi wala daw damage na naitamo ang naturang pag-atake ng Israel sa Iran. Meron ding mga nagsasabi malaki ang damage na natamo ng Iran. Katulad na lang ng ibinalita ng Al Jazeera, sinabi mismo ng Iran's Air Defense Headquarters na ang aggression ng Israel o ang pag-atake ng Israel sa kanilang bansa ay successfully intercepted. Of course, pabor ito sa kanila sapagat ang nagsabi nito ay Iran. Dagdag pa ng Iran na obligado daw sila na depensahan ang kanilang sarili mula sa External Aggressive Act. Pero ano naman ang sinasabi ng Israel tungkol sa kanilang ginawang pag-atake sa Iran? Of course, nakasubaybay ang Israel tungkol sa mga binibitawang pahayag ng Iran. Ayon sa report ng The Times of Israel, sinabi mismo ng kampo ng Israel na ang claim ng Iran na ang kanilang ginawang pag-atake ay successfully intercepted, ito raw ay isang napakalaking kasinungalingan. Sinabi ng Israel, there were zero interceptions. Dito naman ay pinalalabas ng Israel na mali ang claim ng Iran at ito ay isang napakalaking kasinungalingan. Of course, maaaring hindi ito paniwalaan ng mga taong pumapabor sa Iran dahil nga ang nagsabi nito, Israel, at ang nagbalita, Times of Israel pa. Pero bakit hindi natin alamin mismo mula sa pahayag ng Iranian soldiers? Marahil hindi ito mapaniwalaan ng karamihan dahil mismong Iranian military na ang nagsabi, ibinalita ito ng Al Jazeera. Inamin mismo ng maraming Iranian na ang kanilang capital has been struck during a swift 4-hour IDF operation. Ayan, maliwanag mga kaibigan na ang capital nga ng Iran ay talagang tinamaan sa 4 oras na operation ng IDF sa kanilang lugar. At ayon pa nga sa ulat, lahat ng mga warplanes ng Israel ay matagumpay itong nakabalik sa kanilang bansa. Pero merong mga pahayag ang Israel at Iran na magkapareho sila. Katulad na lang ng sinasabi ng Iran na ang kanilang nuclear facilities, oil facilities ay hindi tinamaan at ganun din ang sinasabi ng Israel. Ayon nga mismo sa Israel ay talagang iniiwasan nila na huwag patamaan ang mga nuclear facilities ng Iran at ang oil facilities nito. Kung tutuusin, para sa akin, napakahirap din na iwasan ang target. Aywan ko lang kung gaano ito kahirap dahil hindi naman ako piloto ng mga warplanes ng Israel. Pero sa tingin ko, mas madaling tumira nang wala kang kinakalculate. Basta na lang tira ng tira. Yun bang wala ka ng pakialam? Pero ayon nga sa Israel, kinokontrol nila ang kanilang pag-atake. Marami tuloy ang mga nagsasabi, bakit ganun? Bakit kailangan pang iwasan? Para maramdaman daw talaga ng Iran ang kanilang kabayaran sa ginawa nilang pag-atake sa Israel, ay huwag nang mag-calculate pa. Tirahin na, sirain ang lahat. Pero hindi ganun kadali at may kadahilanan ang United States of America at Israel. Marahil marami ang nagdududa kung gaano nga ba kalaki ang pinsala na natamo ng Iran sa naturang pag-atake ng Israel. Dahil ang mga kapwa nakikibalita ay nakikinig lamang sa bawat pahayag ng magkabilang panig. Pero merong ebidensya na ipinalabas ang BBC picture na kuha ng satellite kung gaano kalaki ang damage na natamo ng Iran. Ang larawan na inyong nakikita ay kuha ng satellite. At ito ay isa sa mga lugar sa Iran dito rin nagsagawa ng pag-atake ang Israel. Inyong mapapansin na walang damage sa lugar na ito sapagkat ang kuhang ito ay hindi pa umaatake ang Israel. Ito ay kuha noong September 9, 2024. Pero ang susunod na kuha ng satellite, kinuha nito noong October 27, 2024. Klarong-klaro mga kaibigan
na ang mga building na nakikita pa sa kuha ng satellite noong September 9, 2024 ay hindi na makita sa kuha ng satellite noong October 27, 2024. Ang kuhang ito ay isang araw ang lumipas mula nang umatake ang Israel sa Iran, sapagkat ang Israel ay umatake sa Iran noong October 26, 2024 alas 2 ng madaling araw. Kaya ayon nga sa mga nagbabalita worldwide, picture never lies sa kuha ng satellite na ito. Tila pumapabor ito sa pahayag ng Israel. Taliwas ito sa sinasabi ng Iran na ang strike ng Israel ay fully or successfully intercepted. Ang tanong, kung successfully intercepted, bakit maraming mga damage? Bakit may mga Iranian army ang kumpirmadong nasawi? Bakit merong mga Iranian military, Iranian civilian ang umaamin na ang kanilang lugar ay tinamaan nga ng strike ng Israel? Hindi naman siguro sila magsasalita upang siraan ang kanilang bansa, kundi sila ay nagsasalita base sa kanilang nakikita. At bakit naman kailangang itago ng Iran ang tunay na damage na natamo nito? Simple lamang upang maiwasan ang isang napakalaking kahihiyan. Dahil maaaring sabihin ng buong mundo, bakit kasi inunahan nyo ang Israel? Ngayon na ginantihan kayo, napakalaki ng damage ang inyong natamo. Marahil yan ang iniisip ng Iran kung bakit kinakailangan nilang itago ang pinsala na kanilang natamo. Halos lahat ng mga balita ay nagkakasundo na ang tinarget at kumpirmadong tinamaan ng Israel ay ang Major Weapons Development and Production Facilities ng Iran. May layo ito na 30 kilometers east of Tehran. Ayon nga sa Israel, ang unang wave na kanilang pag-atake sa Iran ay target nila ay ang air defense system ng Iran. Sumunod na ang military bases at itong production of weapons ng Iran na pinaniniwalaan naman ng Israel na dito ginagawa yung mga ballistic missile na kanilang tinira sa Israel noong October 1. Kung kayo naman ang tatanungin, mga kaibigan, sino ang inyong pinaniniwalaan? Ang pahayag ba ng Iran na ang pag-atake ng Israel sa kanilang lugar ay successfully intercepted? O naniniwala ba kayo sa Israel sa kanilang sinasabi na zero interception ang nangyari? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Pasubscribe naman, mga kaibigan, upang maging updated ka sa ating mga susunod na uploads. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.